Magluluto ako ng adobong kangkong. At itong tangkay lang ang gagamitin ko mga kalutong bahay. 5 tali ito na malaki. Yung walang bawas. Kung bibili ka sa palengke, yung walang bawas kasi mas marami yung tangkay ng ganito kaysa doon sa bawas na pinutulan na yun ng maba. At ito naman, ang pinutol ko lang nito ay ito lang siya. Ayan, hanggang sa malambot ito. At mga kalutong bahay, maganda rin ito sa puso. At lalong-lalo na, marami tayong makukuhang vitamina nito. Kahit napakamurang gulay, napakaganda naman ang may dudulot nito. At ang dahon naman nito, hindi masasayang dahil mamayang dinner, magluluto ako ng siligang. Yan ang gagamitin ko. At igugupitin ko lang to mga kalutong bahay. At mas maganda mga kalutong bahay, gagamitin natin itong pang gupit. Ito, gunting. Ayan. At ito na yung kangkong tapos na na iwa. Ayan. Kailangan ganyan. Ito. At tinimbang ko rin to mga kalutong bahay. Nasa 800 grams po ito. Ayan. At haluan ko rin ito ng kunting pork. Nasa 300 grams lang yan po. At ito pa yung pansahog ko. 2 bell pepper, 2 red onions, at saka itong garlic. 7 cloves ito. Ayan. At ang iba ko pa ihalo dito ay soy sauce at saka paminta lang. Napakasimple ng mga kalutong bahay at napakasarap pa. Napakamasustansya pa. At nililisin lang natin itong mabuti. Pag naginis ako nito mga kalutong bahay, para sigurado malinis, lalagyan ko siya ng asin. Yung rock salt. Ayan. Ito siya mga kalutong bahay. Rock salt. Mga 2 teaspoon. Mga tablespoon. 2 tablespoon na rock salt. At ito na mga kalutong bahay. Ready na. Magluluto na tayo. At ito na mga kalutong bahay. Nag-umpisa na akong magluto. Ayan. Ayan yung oil na ganit ko. Painitin ko lang yan bago ilagay yung onion at saka garlic. At ilagay ko na onion at garlic ko na. At ito na siya. Nag-umpisa na siyang mag-brown. Ilagay ko na yung pork. At lutuin lang natin mabuti yung pork kapag kasi lumalabas siya ng konting tubig dito. Kapag natuyo na siya, pag nagmamantika na siya dito, ayan, pwede na natin ilagay yung ibang mga pansahog. Napakadali lang ito mga kalutong bahay. At ilagay po na yung black pepper. At ito na siya mga kalutong bahay. Ayan na siya. Ito na. Niluto ko lang siya ng mga 5 minutes. Ayan. At ilagay ko na yung soy sauce. 1/4 cup na soy sauce na nilagay ko. At ito yung soy sauce na ginamit ko mga kalutong bahay. More liquid sa sining. Ayan. Gawin na natin ibuto. At yung soy sauce na nilagay ko mga kalutong bahay, yun na yun yung panlasa niya. Tama lang yung lasa niya mga kalutong bahay. Hindi maalat, hindi rin siya matabang. Tama lang. Pero kung gusto niyo naman ng maalat-alat ng kunti, dagdagan mo ng soy sauce ng kunti lang din. Hindi na ako maglalagay ng asin pala nito. At ilagay ko na yung bell pepper. At pagkahanan nito, isusunod ko na yung kangkong. Napakabilis na lang. At ilagay ko na yung kangkong. At lulutuin lang natin siya ng 2 minuto. At pwede na siya para crispy.
Yan, napakasarap nito, mga kalabang bahay. Ayan, malapit na mga kalutong bahay. At maghanda na rin ang kanin dahil siguradong mapapakanin ka talaga nito. At ito na ang aking adobong kangkong. Ayan, tapos na mga kalutong bahay. Napakasarap. Tikman ko lang. Tignan ko kung tama lang yung lasa. Okay. Napaka crunchy nito ng kalutong bahay. Ayan, napakasarap. At dito na magtatapos ang aking video mga kalutong bahay. At huwag natin kalimutang i-subscribe ang aking channel. At i-like and share na rin po. At huwag kalimutang i-click ang bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko pa. Marami pa akong mga recipe mga kalutong bahay. Maraming salamat.